Yung mga, ano tawag nito, mga Ilocano nanonood sa atin. Pagka sinabi ni Inday, Father Dear, total, hindi mo mahindihan yung partido mo. Hindi nalang ako tutuloy dahil yan ang usapan natin. O ayan, meron ka presidente, si former Senator Bongbong Marcos. Si Mayor Sara Zimmerman Duterte Carpio. Tinanong siya, siyempre, alam mo na, pagka, ano yan eh, ang mayari niyan, ABS. Lahat ng mga tanong, puro pa ba lang, no? Oh, so, tinanong siya, Mayor, ano masasabi niyo rito sa appointment, sa nomination ni President Duterte sa PDP? Sabi niya, wala naman akong pakialam dyan sa ano eh. Wala naman akong pakialam sa PDP. Totoo naman. Kasi hindi naman siya membro ng PDP. Siya ang honorary chairman ng Ugpong ng Pagbabago. No? Ang sinabi niya, kasi iba-ibang mga spin pag pinanood niyo yung mga balita kanina at saka yung nasa social media, yung controlled social media, mga sponsored pages, sabi na, Sara not running anymore. Ang sinabi ko ni Sara, hindi pwedeng dalawa ang Duterte kasi nag-usap na sila magamay. Isa lang ang tatakbo. So, kung tutuloy si, kasi nomination pa lang ho ito eh. Eh kaso, sinasabi na ng mainstream media at saka yung spin, mga spin doctors ng opposition, ano na, talagang kandidato na si Duterte. Tinanggap niya ang nomination, pero hanggat walang nagsasubmit ng certificate of candidacy, wala pang kandidato riyan. Pero, ano, palagay na natin ganun. Ang sinabi ni Inday, kung tatakbo talaga ang tatay niya, si Mang Digong, no? O si President Duterte, eh talagang hindi siya tatakbo. And knowing Inday, kilala namin yan dahil mayor namin dito sa Davao City, eh pag sinabi niyan ganun, ganun yun. Pero, cuidado ha, ang sabi niya, ang sabi ng tatay, ha, sabi ni President Digong, pag nagdesisyon si Inday na tatakbo, tabi, ha? Awi lahat yan. Tabi lahat. Oh. Eh wala pa naman tumatakbo sa kanila eh. O wala pa naman desisyon si Inday na hindi siya tatakbo. Sinabi lang ni Inday, isa lang ang tatakbo at pag tumakbo ang tatay niya, hindi siya tatakbo. Oh. So maghintay tayo hanggang October 8. Yung deadline ng filing of certificate of candidacy. Pero ganun pa man, hindi, kung marunong ang magbasa, ang sinabi ni Mayor Inday kanina, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga patuloy na tumutulong. O kasi tingnan nyo ha, paano ko masasabing hindi tatakbo si Inday? Yung Sara All, ngayon nasa bukid nun sila Dr. Kapitan, no? At sila, kwan, sila Jocelyn, Tapik. Ano sila ngayon, ikot ng ikot. May iba na sa Visayas, may iba na sa Luzon. So, pag hindi tatakbo, wala na dapat gumagalaw. O may gumagalaw eh. So, kayo magbasa. Ha? O, so, yan ang ating... ngayon, ako, ang basa ko lang rito, bibigyan ko lang kayo, gusto ko lang kayong kilitin. No? Ipagpalagay natin na ang desisyon ay tumakbo talaga si Digong. Di hindi tatakbo si Inday. O. So, walang presidente dahil si Bongo, sinabi na niya eh, ni Senator Christopher Lawrence ko, na sorry na lang mga kasama ko sa PDP laban. Talaga ako, ayaw ko talagang tumakbo dahil marami pa akong gustong gawin, no? At saka busy yung tao, yung mama. Katunayan ngayon, meron po siyang sinusuportahan na panukalang batas. Siya kasi ang chairman ng Senate Committee on Health, na maglaan ng pondo, yung talagang pondo na pagkukunan para tulungan ang mga medical frontliners. Lahat ng mga nagtatrabaho, government or private, talagang specific yung budget para pang-ayuda sa kanila, para hindi sila unang-una pagod na pagod na yan. Pangalawa, hindi sila makaisip mag-abroad dahil pag nakaisip sila mag-abroad at matuloy itong aming... tinatrabaho ni Ted Valenzuela diyan sa Finland at sa ibang bahagi ng Europe, bay kami nang magaganyak ng mga registered nurse na mag-abroad, no?
advance lang yan, wala pa. Inaayos pa namin yung mga papeles, no? Para hindi kayo mabiktima ng mga JAPEC na recruiter, no? Pero hindi in the near future, kayong mga walang trabaho na mga nurse ngayon na gustong mag-abroad, magantabay lang kayo, mag-wait lang kayo. Sabi nga ng mga bata, ng mga millennials, just wait lang kayo. Oh, kasi sobrang okay to. So, di ba, tumakbo si Digong. Sasabihin niya, Fred, tuloy na ako, Vice President. Sino ngayon tatakbong presidente? Isa na lang. Sa grupo ng administrasyon, dahil wala na, malabo na si Isko. Inaaway na niya si President Digong eh. So, hindi na siya pwedeng tumakbo. Alam nga, kunin pa siya, inaaway na nga niya. O, di, dyan ka na lang, no? Kumapit ka na lang dyan sa mga oligarch Isko, no? Tingin ko, malabo ka nang makuha na ng PDP, no? Kung hindi tatakbo si Inday ito, ha? So, sino ang posibleng maimbita nila? Tingnan nyo mga survey. Tanan. O, lahat. Other than Inday, sino pinakamalakas? Ferdinand Marcos II. So, I will not be surprised if Inday finally decides not to run, that it will be a Marcos Duterte team. Ito, kan lang ito, ha? Huwag sa Bisaya, papangagpas lang ni, no? Pero dili, biya siya, imposible, no? O, di ba, mga kakabsat, no? Yung mga, anong tawag nito, mga Ilocanong nanonood sa atin, ha? Pagka sinabi ni Inday, Father Dear, total, hindi mo mahindihan yung partido mo, hindi nalang ako tutuloy dahil yan ang usapan natin. O, ayan, meron ka presidente. Si former Senator Bongbong Marcos. Naayaw na ayaw mangyari ng oposisyon. Naku po, Diyos ko. Para silang nilalagyan ng isang dosen at kalahating sili sa puwit niyan. No? Pagka nangyari yan. So, mamili kayo. Sinong gusto niyo makalaban? Si Inday? O si Bongbong? Yun lang naman ang choice ng oposisyon. Eh. Oh, tuwa-tuwa kayo. Lahat sila naglabaso yung airplane eh. Si Inday is no longer running. Yan ang mga headlines nila. Tingnan nyo yung News 5, GMA News, yung mga ano nila, social media page nila. O, di ba? Yun ang spin nila eh. O, sige nga. Ayaw nyo kay Inday. Gusto nyo. Ini-spin nyo si Inday, hindi natatakbo. Eh, kung bukas lumabas dyan, Bongbong, Digong, o, naetot na. O. Sos, Maria Josep, can you imagine? Solid North, ha? And the mighty South ang magsasama. Eh, saan kayo pupulutin? Oh, di lang sa Kangkungan sa may Marilao, Bulacan. Baka sa Kangkungan pa dyan sa may... saan ba? Hindi, malinis na kasi Pasig River ngayon. Eh. Lininis na. Ang ganda na ng Pasig River. Oh, sa Marilao na lang marumi.